Dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung kailan nga ba talaga tayo dapat magpalit ng mga gulong sa sasakyan natin. At kung magpapalit na nga tayo ng mga gulong natin, ano-ano nga ba yung dapat nating i-consider na mga precautions para maiwasan natin ang mga aksidente. Kung bago ka pa lang na may sasakyan at hindi mo pa alam ito, panoorin nyo ang video na to. Hello mga kaibigan! Eto na naman ako, si Lycofer De Leon. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mong kakalimutang pindutin yung subscribe button at yung bell notification dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga videos natin. Okay, so direct to the point na tayo mga kaibigan. Kung mapapansin ninyo, may hawak ako ritong lumang gulong na galing dito sa ating Toyota Wigo. So dito, meron tayong tinatawag dito na tread wear indicator. Makikita natin yan dito sa ating gulong mismo. Okay, nakamark yan ng maliit na triangle na makikita natin dito sa gilid ng ating mga gulong. Ayan, magkabilaan yan. So dyan sa mark na yan, nakatapat dyan mismo yung tread wear indicator mismo dito sa gitna ng ating mga gulong. Sa ibang mga brands ng mga gulong, yung iba nakalagay TWI, short for tread wear indicator. So kapag nakita nyo na yung tread wear indicator sa inyong mga gulong, titingnan nyo lang naman yan kung yung tread wear indicator nakapantay na mismo doon sa surface ng ating mga gulong. No? Katulad dito sa gulong ko, hindi pa masyadong nakalitaw at medyo malalim pa yung tread wear indicator. Kung nakita na natin na kapantay na halos nung tread wear indicator yung surface ng gulong natin, syempre palitin na yon. So katulad dito sa gulong ko, hindi pa siya masyadong nakalitaw pero pinalitan ko na siya. So yung mga dahilan mamaya malalaman ninyo. Visually, tiningnan ninyo, akala nyo upod na. Kasi minsan, pag tiningnan natin, medyo parang upod na. Pero iti-check lang natin yung tread wear indicator, baka naman po pwede nyo pang gamitin. Kasi makikita natin dito sa tread wear indicator natin, madaling makita kung yung gulong ba natin ay hindi pantay ang pagkakaupod. Visually, makikita ninyo, ganyan, kung pantay yung pagkakaupod. Doon malalaman natin kung kailangan meron tayong i-calibrate sa sasakyan, or kailangan lang natin i-tire rotation. At tulad yan dito sa Toyota Wigo ko, ina-advise ng Toyota na mag-tire rotation tayo every 5,000 kilometers. So ito yung itsura ng tire rotation pattern na pwede nyong gawin mismo sa inyong tahanan or sa inyong lugar. Dahil meron naman kayong mga libreng tools dyan na saka jack, di ba? So dito sa picture na to, ito yung itsura ng bagong gulong. At makikita nyo yung position or yung itsura ng tread wear indicator. So medyo malalim, di ba? Ibig sabihin yan, makapal yung tread natin. At ito naman kapag upod na at halos pantay na ang tread wear sa buong surface ng gulong. Reminder lang, may mga times na kahit na malalim pa yung tread wear indicator natin sa gulong, okay, hindi pa upod, may mga pagkakataon na talagang kailangan na nating i-let go yung gulong natin. So ano-ano yung mga indications na yan? Okay? Unang-una, i-check natin yung gulong natin kung may mga malalalim na cuts. Okay? Lalo na, hindi natin kasi alam, baka mamaya may malalalim na cuts yung gulong natin. Yan yung mga nagiging cause din ng mga accident. Pumuputok yung gulong natin along the way. Pangalawa, baka mamaya yung gulong natin ay laging nafa-flat. Okay, katulad dito sa gulong ko na to, mga siguro 5 times na akong nag-vulcanize at ang dami ng patche dito sa loob. At yung pinakahuli mga kaibigan, yung nangyari dito, may malaking cuts or malaking cut dito. Sumabit ako sa bato. Ayan, malaking cut dyan. Sabi nung vulcanizing shop ay palitan na kasi nga sobrang laki ng damage dito. Okay? At yung susunod, baka mamaya may mga cracks na malalaki din na kung saan nakalitaw na yung fabric dun sa loob ng ating gulong. Kailangan mo na rin palitan yan, mga kaibigan. And yung bulges. Okay, baka mamaya meron ditong mga ulbok. Dyan, hindi mo alam, baka may tinamaan. Wala namang physical damage, pero nakaulbok na yung gulong natin. Wala siyang external na damage, pero meron siyang internal damage. Kailangan na rin natin palitan yan, mga kaibigan. At yung pinakahuli, mga kaibigan, tulad nung sinabi ko dun sa nakaraan nating video, meron na akong ginawang video regarding sa expiration ng mga gulong. So yung gulong natin mga kaibigan, okay, meron niyang expiration. Katulad dito sa aking Toyota Wigo,
makikita diyan, makikita niyo rito sa aking user's manual na sinasabi dito, any tire over 6 years old must be checked by a qualified technician, even if it has seldom or never been used or damage is not obvious. So kahit na hindi nyo ginagamit yung sasakyan ninyo, mga kaibigan, kahit hindi pa upod na upod or hindi pa nakalitaw yung tread wear indicator or kahit na wala pa siyang damage, hindi pa siya na-flat, madalang yung ginagamit at 6 years nang mahigit yung gulong, mga kaibigan, kailangan nyo na rin palitan yan. So may ginawa akong video regarding dyan, mga kaibigan, tungkol sa expiration ng mga gulong. I-click nyo yung link na to na lilitaw dito sa taas or ilalagay ko sa description box yung link para mapanood nyo. Babala, mga kaibigan, sa pag-check ng ating mga gulong at sa pagpapalit nito, kailangan nating sundin itong mga precautions na to, mga kaibigan. Dahil pag hindi nyo nasunod yung mga guidelines na to, it will cost to serious accident na po pwedeng mag-cost ng kamatayan. So ano-ano to, mga kaibigan? Kapag magpapalit tayo ng gulong, I suggest palitan nyo na ng buo na magkakapareho. Huwag nyong paghahaluin sa sasakyan ninyo yung magkakaiba ng makes, magkakaiba ng model, at magkakaiba ng tread wear patterns. At kahit magkakapareho yan ng makes or model, pero kung magkakaiba naman yung remarkably different yung tread wear, huwag nyo nang ilagay, mga kaibigan. Pangalawa, huwag kayong maglalagay ng gulong maliban dun sa recommended talaga ng inyong car brand. Pangatlo, huwag kayong maglalagay ng yung mga differently constructed na mga gulong tulad ng radial or bias ply tires. Pang-apat, huwag nyong paghahaluin yung pang-summer at pang-all-season na tires, mga kaibigan. At yung panghuli, huwag kayong gagamit ng mga gulong na ginamit na sa ibang sasakyan. So siyempre, ayaw naman natin gumamit ng mga gulong na hindi natin alam kung paano ito ginamit. Di ba? Okay, so kung nahihirapan kayong i-test talaga yung gulong ninyo at gusto nyo makasigurado, meron pinadala si Banggood na Digital Tread Depth Gauge. Ayan, OGU ang pangalan. So yung, di ba naalala nyo, meron tayong ginawang video regarding doon sa yung tire pressure monitor natin kasama to. Ito yung pinaka-box niya. Kung naaalala nyo lang, ayan, ito. So ito yung laman nun, mga kaibigan. Di battery to, mga kaibigan, ano? Digital siya. So binababa lang siyang ganyan. So pagka binaba natin ganyan, bababa natin, makikita natin, magre-read na rito mismo yung tread wear natin. Okay? Kung gaano ka, ano pa, kalalim. So based dun sa pag-search ko sa internet, marami magagaling sa internet, ano? Ang suggested natin na lalim ng ating tread wear, at least nasa 1.6 millimeters. So dito sa aking gulong, i-ano natin ha, subukan natin. So kailangan muna, ipantay muna natin yung needle. Ito, may needle dito. Ipantay lang muna natin siya. So gawin natin siyang zero. Ayan, pindutin lang natin itong zero. So ayan, nakita nyo na zero. Then ibabaon lang natin siya rito. So ito, meron ditong parang mga arms. Tapos itatapat natin dito sa pinaka parang kanal. Then lulubog natin siyang ganon. So dito sa gulong na to, meron pa siyang 3.88 millimeters. So ibig sabihin, makapal pa tong gulong natin, mga kaibigan. So pagka umabot na ng 1.6 millimeters, kapantayin na ng tread natin yung tread wear indicator dito sa gulong natin. So magandang ano to, magandang brand, more or less nasa 500 pesos ito. Ilalagay ko sa description box yung link nito, almost 50% off yung presyo nito. Maliit lang, pero kung nahihirapan kayo, lalo na hindi nyo makita yung tread wear indicator, eto ang gamitin ninyo. Ayan. Okay, mga kaibigan, alam nyo na yung routine. Siyempre, ipamimigay natin ito. Kung kursunada mo itong produkto na to, mag-comment ka lang sa baba at sabihin mo yung pinakamagandang dahilan mo kung bakit ko dapat ibigay sa'yo. Ako yung mamimili, kaya abangan ninyo sa susunod na video at i-announce natin dun. Re-replyan kita sa comment mo dito sa video na to. At ngayon, bago natin makalimutan, naalala nyo yung ginawa nating video regarding sa screwdriver na electronic? Ang nanalo dito ay si Sir John Sebastian. Okay, Sir John, hintayin mo yung message ko kung paano ko ipapadala sa'yo itong produkto na to. At meron pa tayong isang panalo, mga kaibigan. Ito si Sir Juni Ramos. Nag-comment siya sa ating YouTube channel. Ang sabi niya,
Sir, Merry Christmas. Sana sa akin na lang yung gauge. Para sa tricycle ko, please po. Nanalo siya ng digital LCD tire air pump pressure gauge. Kung gusto nyo ring manalo ng mga ganyang gadgets, mga kaibigan, huwag nyong kakalimutang mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi kayong updated sa mga videos natin. So hanggang sa muli, see you on my next video.